Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang pinakasentro ng panawagan ng ating Panginoon pag tayo ay nagdiriwang o pumapasok sa panahon ng Kwaresma ay ang pakikipagkasundo. Hindi lamang pakikipagkasundo sa Diyos, kung hindi pakikipagkasundo sa isa't isa. Ang dating nahiwalay, ang dating nagkawatak-watak ay ninanais ng Panginoon na pag-isahin. At ito ang pinakapuso ng ating Ebanghelyo ngayon, reconciliation. Hindi lamang po sa Diyos, kung hindi sa ating kapwa. Si Pedro ay nagtanong sa ating Ebanghelyo, makapito po bang patatawarin ang kapatid na paulit-ulit na nagkasala? Sa aklat po ng Lumang Tipan, sa aklat ni Propeta Amos, Kabanata 1 at 2, nandoon yung itinuturo para sa mga Hudyo ng pagpapatawad. Itinuturo kasi doon ang limitasyon ng pagpapatawad. Sabi po doon ay, isang beses na nagkasala sa iyo, patawarin mo. Ikalawang beses, patawarin mo din. Ikatlong beses, patawarin mo pa rin. Subalit, pagdating sa ikaapat, maghiganti ka. Inisip ni Pedro na gawing pito. Ang pagtatanong niya sa ating Panginoon, hindi natin alam. Wala naman pong sinabi dito kung may kagalit si Pedro. Marahil ay honest question ang ginagawa lamang po ni Pedro. Nag-i-inquire siya kung ano ang totoo. At ang kasagutan ng ating Panginoon, 70 times 7, na nangangahulugang hindi po 490, kung hindi unlimited na pagpapatawad ang gagawin natin. Walang limitasyon, hindi ito kagaya ng sinasabi ni Propeta Amos na hanggang tatlo lamang, pagdating ng ikaapat ay pwede ka nang gumanti. Subalit binago po ito ng ating Panginoon sa Bagong Tipan. Ang nais ng ating Panginoon ay unlimited na pagpapatawad. Noong tayo'y mga bata pa, itinuro na sa atin ang panalangin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ang Ama namin. At sa bandang hulihan, nandoon po yung huwag nating kakalimutan. Humihingi tayo ng patawad sa Diyos dahil tayo'y mga makasalanan. Iba't iba ang ating pagkakasala. Mayroong pagkakautang na napakalaki, mayroong maliliit lamang na pagkakasala na pagkakautang. Nakadepende kung ano ang ating ginagawa. Subalit, ang sinasabi doon, patawarin mo kami sa aming mga sala kagaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ito ang inanais ng ating Panginoon, ang pagpapatawaran. Hindi sinasabi ng ating Panginoon na magkunwari tayong walang ginawang pagkakamali o pagkakasala ang ating kapwa. Hindi rin sinasabi dito ng ating Panginoon, kalimutan natin ang ginawang kasalanan ng ginawa ng ating kapwa sa atin. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, dahil ito'y utos ng Diyos, gagawin natin na magpatawad. Hindi po dahil deserve ng ating kapwa na sila'y patawarin natin. Hindi po dahil kailangan nilang patawarin natin, kung hindi tayo po ang sarili ang nanangailangan nito. Ayaw ng Panginoon na malaso ng ating puso sa sakit na dulot ng kanilang ginawa sa atin. Kaya ito ang remedy ng Diyos sa atin. Magpatawad tayo
sa mga nagawang pagkakamali at pagkakasala ng ating kapwa. Hindi po ito para sa ating kapwa, para po ito sa ating sarili. At magkakaroon po tayo ng peace of mind, peace of heart, na ito ang makakatulong sa atin para lalong sumigla ang ating pangangatawan, ang ating kalusugan. Sabi nga po ng isang spiritual father, kung mayroon kayong mga kaaway na hindi nyo talaga mapatawad, napakahirap patawarin. Sabi po ay, itry nyo ang mental exercise. Ano po itong mental exercise? Nandoon po kayo sa bundok ng Kalbaryo habang nakabayubay sa krus ang ating Panginoon. Nakikita ninyong agaw buhay ang ating Panginoon, tumutulo ang dugo sa tagiliran, sa kanyang mga paanan dahil sa pako, sa kanyang mga palad, tumutulo ang dugo. At doon sa tagiliran, nandoon ang mga tao. I-imagine ninyo lang yung mga taong napakahirap ninyong patawarin. At ang pagbubo ng dugo ng ating Panginoon ayon sa Spiritual Father ay hindi lamang para sa iyo, hindi lamang para sa kanila, kung hindi para sa lahat na nangangailangan ng pagpapatawad ang bawat isa, na nangangailangan ng kaligtasan ang bawat isa. Ang sabi po ng Spiritual Father na ito, ulit-ulitin mo yung mental exercise na iyon, samahan mo ng panalangin, makikita mong utay-utay, matututunan mo kung papaano magpatawad sa iyong kapwa. Napakaganda po ng talinghagang ibinigay sa atin ngayon ng ating Panginoon para po sa pagpapatawad ng kasalanan. Inakala ng alipin na porkit napatawad na siya ng napakalaking pagkakasala, pagkakautang ng kanyang hari na pinagkautangan, ay pwede na siyang gumawa ng kung ano ang gusto niya. Hindi niya naalala kung gaano kalaki ang kasalanan na kanyang natamo, napatawarin ng hari na nagpautang sa kanya. Sabi nga po dito sa ating talinghaga, ang tao, ang alipin na nagkautang, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak at mga ari-arian ay hindi pa makakabayad doon sa inutang. At ang sabi ng hari, ibibenta sila. Marahil ay dadalhin sa liwasang bayan. Ilalako sino ang gustong bumili nito, maging alipin ninyo dahil hindi ito nakakabayad sa akin ng utang. Anong ginawa ng alipin na nikluhod, nagmakaawa? Pinatawad siya ng hari. Ganun kalaki ang kanyang pagkakasala, subalit pinatawad siya. Subalit nung makita niya ang kanyang kapwa na may utang sa kanyang 500 pesos lang, anong ginawa dito? Binugbog. Hindi tumigil hanggat hindi binayaran. My dear brothers and sisters, sa kahuli-hulihan po ng ating Ebanghelyo, ano po ang sabi dito? Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Muli, hindi po ito para sa ating kapatid kung bakit tayo nagpapatawad. Para po ito sa ating sarili. At susunod lamang po tayo dito dahil ito ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo po ay tunay na mga Kristiyano, tagasunod ng Diyos, tagasunod ni Kristo, kailangan po natin gawin ito. Uulitin ko po, hindi po kinakalimutan ang pain, hindi kinakalimutan kung ano ang ginawa nila. Subalit, kailangan nating danasin ang lahat ng ito. Kailangan natin magpatawad dahil ito'y utos ng Diyos. Hindi ito dahil gusto natin, kung hindi kailangan po nating masundan kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang kanyang mga ipinag-uutos sa atin. At ito'y makakatulong sa ating pansarili. At ito'y magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan na ating pinakaaasam. Amen.
para sa